What's up, mga kapatid? This is Pastor JP and welcome back to the Heart to Heart Talk Plus. This is Heart to Heart Talk Plus, mga kapatid. As always, ginito na ito ng puno sa Diyos, book by book, chapter by chapter, and verse by verse. And this time, at sa may book of John, sa mga first time naka-join sa buong, medyo lawig na ito nga na na-cover sa John, sa book of John, sa grace ni Lord. So, in case lang wala kasang idea sa before ng mga lessons sa book of John, pwede yung matanaw at mga previous nga mga videos o previous content sa itong nga Facebook page, sa itong nga YouTube channel. Type lang ang Calvary Baptist Church McLean. Calvary Baptist Church McLean, Facebook page or YouTube channel. Kaya dito makita ang itong mga previous nga mga contents sa Book of John. By the way, sa mga join sa itong sa Facebook, sa YouTube, sa Messenger, sa 80.3 Light FM, welcome to one time. And kabay pa nga padayon ta sa pag-learn together sa word ni God. Yan. So, John chapter 11, basahin tayo subong ang verses 1 hasta sa may verse 27 lang danay. Okay? Verse 1 hasta sa may verse 27. Hambasa po sa Diyos. Sa New King James Version, "Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha." Verse 3, was to Mary, who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore, the sisters sent to him, saying, "Lord, behold, he whom you love is sick." When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." Now, verse 5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. And after this, he said to the disciples, "Let us go to Judea again." The disciples said to him, "Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and are you going there again?" Verse 9, Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him." This thing he said, and after that he said to them, "Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up." Verse 12, then his disciples said, "Lord, if he sleeps, he will get well." However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest in sleep. And Jesus said to them plainly, "Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him." Then Thomas, in verse 16, who is called the twin, said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." So when Jesus came, he found that he had already been at tomb 4 days. Now, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles away. And many of the Jews had joined the women around Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. When Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her in verse 23, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her in verse 25, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is come into the world." And so muna sa itong nga i-cover for the next naman nga mga times niya content naton sa John chapter 11. First of all, kaunta lang danay ang first part sa ining section sa John chapter 11. Before sana, mag-pray danay mga kapatid. Let's pray. Father God in heaven, kapasalamat kami sa mga time sa privilege nga maka-worship kami sa imo, pag-aaral sa pag-study sa imo word. And
Gapang amilos ang patawad sa mga sala ang inubrasin mo tubangan knowing akong wala ikaw, wala kami sa nasama mo. So, please help us this time sa pag-study si mga word and kapag pa ikaw mag-tudlo sa amon kung anong ginhambal mo Ginoo, ikaw mag-painsindi and kung anong ginatudlo mo, buli kami nga ma-apply gilor naman sa mga tagis sa kabuhi. Pag-isi mo grasya, pag-isi mo kaluhoy. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. So, John chapter 11, verse 1 to 27. Pero sa mga time, kaunta lang ang first part sa sininga nga section. So, ang ini nga time, medyo, ito nga pag i-share ng subong, mostly mga introduction sa ini nga natabo diri. Amun siya ang time nga gin-perform ni Lord Jesus Christ ang miracle sa kay Lazarus. Napatay si Lazarus, pero buyo niya liwat. Pamilya mo siguro. Kag diri sa sininga section, ginapoint lang gini doon kabagay. Isa sa character ni God, kag anong atong brahon. Ang balas diri, ang napoint niya is Jesus, si Jesus diri, Jesus, the Messiah of God, is the resurrection and the life. That's why Jesus is worthy of our faith. Ginapresent niya nga section, nga si Lord Jesus Christ, ang pagkabanhaw, kag ang kabuhi. That's why nga siya takos nga tuuhan sa aton nga kabuhi. Yan mga kapatid. Dalang gitna nga libot-libot ang ini nga section sa kay Lord Jesus Christ, kung sino siya, and sa faith. So, by the way, sa mga gajoin sa subong and maybe sa pagtapos ng nga section nga itong pag-astuyahan subong at time, maybe mambata may mga kulang or maybe may mga bagay nga may tanahambal because of our limited time. So feel free sa pag-comment down below kung sa Messenger ka man subong or sa YouTube or sa Facebook. Pwede ma-comment subong para mag-buligay ita sa pag-learn some word ni God. Yan. So, it's just sa ating sali subong. Simple hon lang pagtunga sa ini nga chapter sa John chapter 11. Tanawon ta ang tatlo lang gid, no? Happenings before the miracle of Jesus. Number 2, happenings during the miracle of Jesus. And number 3, happenings after the miracle of Jesus. Tama, tatlo lang, simple lang. Kag, sa first part, sa happenings before the miracle of Jesus, diri pakita ang aspects sang pagtuo or sang faith. Pakita ang different nga aspects or ang lain-lain nga mga aspeto sang pagtuo. Now, for tanga to dara, in case naman mangkot ka, anong faith, pastor? Di ang faith, mga kapatid, gindefine as ang word ni God sa Hebrews chapter 11, verse 1. Hamba sa poong sa Diyos, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pagtuo. So, buong time, tanawin ta ang mga different mga aspects sang faith, aspeto sang faith. Ano ang gina-involve sang ining nga topic ang faith? Pag dili nga section, gin-present na sa ang mga kalain-lain nga mga aspects sang faith. First gid, as nga time ipakita nga ang faith it involves the will of God. Amo gani una gid, faith involves the will of God. Upod diri ang kabubuton sang Dios nan sa pagtuo. Nga ahaw. Namunta ang verse 1 tonight. Before ito magkato, kay pa sunod-sunod din ating pag-stud. Ama sa puso ng Diyos, now a certain man was sick. Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Nag-mention din si Lazarus of Bethany nga siya ang gamasakit. Now, in case lang familiar kita sa kay Lazarus, ini nga Lazarus, different ni siya sa Lazarus sa Luke chapter 16 at tablang rich man and Lazarus basi amo na familiar sa aton. Ini nga Lazarus siya lain ni siya sa amo tong Lazarus. Kay ini nga Lazarus siya may duwa siya kautod nga babayi hamba sa pamunsa sa Dios sila si Mary at si Martha pero more than good guy. According sa verse 1, nag-install sila kuno sa Bethany. Kag ini nga Bethany mga patid, amo ni siya ang lapit sa Jerusalem nga Bethany. Ipakita tayo ng map na sa corn. Kung tanong mo itong map sa Israel, makita na siya nga Bethany sa left side, sa wala nga side sa Jordan River, kung din si Jesus Christ subong nagatinir.
bali ang Bethany ni Sabong ara siya sa walang aside sang Jordan River and masyang lapit sa Jerusalem. Pero Sabong mga patid, doon dumunta nga sa Lord Jesus last time sa John chapter 10 nagkanto sa Bethabara. Ang Bethabara, amunin siya sa right side naman sang Jordan River. At dito nakita nga si Lord Jesus Christ ara sa opposite side nila. And they Mary and they Martha and they Lazarus are sa piyak nga side sang Jordan River. Si Lord Jesus Christ ya ara man sa piyak mga side sang San Jordan River. Dun dumunta na kay Brantene siya karon nga ara sa opposite side sang lugar. Now, ato sa may verse 2. Ambas sa pumusong Diyos, it was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil. So, ang mga utod niya, si Mary ni siya. Hindi nga Mary, hambal niya, amuna siya ang nag-anoint sa kay Lord Jesus Christ sang hamot ko nung oil. Kag, gintrapuhan niya ang tiil ni Jesus gamit iabuhok as may verse 2. And wipe his feet with her oil. Hindi nga matabo mga patid, matabo gini siya sa John chapter 12 pa sa next pang chapter. In case lang matingala kita kung nga agin sulat siya sa amuning time nga John chapter 11 pa lang gisulat sa daan nga after pa man gali matabo kay dumdumunta mga patid simple lang gina actually dumdumunta nga si John ginsulat niya ang gospel ni Lord Jesus Christ according sa iya gisulat niya nga daw flashback na lang or daw throwback na lang kung ano na experience niya before sa upod si Lord Jesus Christ hasta mag-ascend si Lord Jesus Christ sa langit ginsulat niya na. That's why nga this time ang ginsulatan niya kabalo kung sino kung ano ang katabo o kung sino ang mga characters. So para hindi sila maglibog kung sino ang sangang Lazarus ginggamit niya o gin-mention niya ang isa sa mga tao nga hindi malipatan nila sa ilang history kasi Mary nga nagtrapos ang tiil ni Lord Jesus Christ nga buhok nga gin-anoint niya si Lord Jesus Christ sa hamot-hamot nga oil. Ayan. That's why ginsulat niya di. And isulat niya sila kay para kay iningan duwa si Mary si Martha may dakos lang a part sa amuning nga miracle ano na siya amunin na yun sa may verse 3 may magin hamba sila kay Lord may, or magin pahambal sa kay Lord Jesus Christ pero very interesting ang ilang pahambal kay Lord Jesus Christ ala sa may verse 3 hambasa po sa Diyos. Therefore the sisters sent to him saying Lord behold, he whom you love is sick. Hamba nila, ginpahamban na kay Lord Jesus Christ kaya matungani sa piyak sila ng parte sang river opposite side sa duwa. So ginpapalihog na siguro pambalan na kay Lord Jesus Christ nga ang iya nga ginapalangga ng person gamasakit. So ginpahamban nila. Iling mo, ano gid ang interesting sa muna pastor nga naman? Gamba naman sila nga gamasakit ang ilautod sa Lord Jesus Christ. Now, maraming interesting. This time, si Lord Jesus Christ, sikat siya nga person nga gapang-ayo sa kung anong sakit. Nag-iiya nga pang-ayo, it's either hambalan niya lang, storyahon niya lang, may ubron siya nga different nga pamaagi, pero hindi normal. Nag-maayo din yun ang isa katawo siya sakit. This time, ginhambalan nila, di ba? Pag-intasagyan mo ni, gin-present nila kay Lord Jesus Christ ilang sitwasyon nga gamasakit si Lazarus. Pero, ang interesting, wala nila ginhambalan si Lord Jesus Christ. Lord, kadto ka di ba? ASAP or as soon as possible? Tapos ayuha si Lazarus kay total close mo ka mo. Huwag isang hambal to, di ba? Ang ilang nang ginhambal lang gid is, Lord, si Lazarus Sabong gamasakit. Umulang gina. Now, sa aton nga mga tao, bisan Sabong, ang usual tanga tendency kung may sakit ta, is in case nga magpangamuit sa Diyos, ang aton usual nga balon, yes, present atong sitwasyon sa Diyos, di ba? Lord, gamasakit ka Sabong, or amunin akong sakit Sabong, hindi kin pwede, or hindi kin madula, nga ma-request sa Diyos, di ba? Ay, pangay sa tungon, diktahan ta pang Diyos, eh nga, Lord, ayuha ka bi, Lord, Sabong, amunin. Lord, tanis mong palang maayo ko diyon. Gidiktahan tayo isang Diyos, di ba? Pero sa ila, ang interesting, sa ilang paghamba kay Lord Jesus Christ, ginpresent lang nila ang ilang sitwasyon ni Lazarus. Pero wala silang dikta sa Diyos, wala silang ano, kung ano man.
Ito yung mga patid. Amun niya ang picture actually nga si Mary at si Martha may pagsaligid or pagtuugid sa kay Lord Jesus Christ. May pagsalig sila or pagtuo kay Lord Jesus Christ especially sa will sang Diyos or sa kaubuton sang Diyos. Kasaligid sila. Because this time, kabalo sila. Nagkapangayo si Lord Jesus Christ. Pero bisan, gatuo sila nga, bisan di nila pa kabalo kung anong obrahon ni Lord Jesus Christ, gatuo sila na si Lord Jesus Christ na ang bahala sila nga utod nga si Lazarus. Wala nalang indiktahan si Lord. Nga Lord, amun ibi obra. Yun, present lang nilang nila sa otasyon. Ang problema sa aton is, di ba, ang usual lang muna, nga, yes, gapangamulit sa Diyos, tapos, diktahan tapo yung isang Diyos, di ba? Highlight lang muna. Nga, total, damo naman ta experience sa kabuhi. Or example, be, kapila mo na experience ang muna sakit o muna ang sitwasyon sa makabuhi. Sa iyo mga pag-pray or sa ito mga pag-pray, yung katabo is genetic tahantang Diyos, Lord. Ayuho ka ba diyon, Lord? Sa amunin ang amunin or solusyon na iyo yung problema? Pa, ubrahan niyo ang amunin, Lord, para masolusyonan niyo ang amunin ang problema? Subong diyon, Lord. Dada mo nang usual tangan tendency, di ba? I-presenta sa ay, Lord ato yung sitwasyon. Ayun, diktahan ta siya, di ba? Usually ang mga katabo, di ba? Lord, ubrahan niyo, Lord. Nga daw kung always nagawa is daw kita pa ang maalam sa Diyos, di ba? After all, di ba, ga-pray ito gani kay kapitan nga siya ang ano. Balot niya, tatatata ng Diyos nga daw genie. Nga daw, gusto ang taas sa itong request. Tapos kita ang boss. Siya, sulugoon ta lang kung ano. Sundo nila itong gusto. Tapos, mga ilot sang ano siya nga, buligayan ta. Doon mabla, no? At this time, mga kapatid, lain niya ang ginubra ni Mary at ni Martha. Mga kapatid, mo siya ang attitude to follow naton or attitude to change naton mga kapatid. Nga sa ilaya sa time nga si Lazarus ka masakit and natabot ganin sa nabasa tingin na napatay si Lazarus po ang ilang ginobra ginpresent lang niya sa Diyos nga si Lazarus ka masakit. The rest na masatan ba bala ikaw na Lord bahala kasalig kami si mong nga kayahan or kaubuton mo, ikaw na bahala. Wala sa nagdikta sa Diyos, di ba mga patid? Grabe no? Makita tagad nga si Mary, si Martha, gasaligid sa Diyos, especially sa will ni God, nga kaayagid sa alagaan sa Diyos. Si God gid ang bahala sa ilang utong ni si Lazarus. Di, sa aton, amunto ka ni, ang aton yung short tendency, madikta sa Diyos, di ba? Matagpatas sa mga specifics. Ani amuni, 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 amuni. Nga after all, abi naton, mas maalam sa kay God. Abi naton, muna bala? Pero, kung paminsanon tagid, kabalot nga si God gid ang mas maalam kay Saton, di ba? Si God gid ang mas nakabalo kung anong mas maayo nga overhon sa aton nga situation para masolusyonan aton nga situation, di ba? Kabalo kita na. However, kisa ka katalat sa itong sitwasyon, isalasala na kita, gagamit sa itong nga pride pagid. As if ginakabing na itong Diyos nga, doon kita ang boss, doon kita ang Diyos, kag siya, doon siya tao lang gid. Diba? Muna yung show na tendency. And after all, mga patid, tandaan ta, nga diba, gapanawagid sa Diyos, kaya kabalo ta, Diyos siya. Siya ang nagtuga sa tanan sa kalibutan, even sa imog sa akon. Siya ang mas nakabalo, siya ang mas maalam kung anong ubrahon sa itong sitwasyon para masolusyonan, di ba? Di, kanay Mary, kanay Martha, ang muna kinubra nila. Ang gintugyan ng tanahan sa kay God, kung ano man niya ang gusto ni ubrahon ni God sa kay Lazarus. Kabalo sila nga si God, kabalo eh. Mas nakabalo siya kung anong ubrahon. Iiyagin nga kabuton ang masunod. So, Lord, hambal nila, masakit si Lazarus. Simple-simple lang ginatugyan nila sa kaubot unsang Diyos si Lazarus. Tiyap man ko sa ato niya, kamusta kita sa ato niya nga life. Maybe alam sa mga pamati, kamusta ang imong attitude sa pagpangamuyo? Kung may, kung ano man nga sitwasyon ang ma-experience mo sa makabuhi. I don't know, kani, basi alam sa mga maybe ka pamati ka and maybe may sakit ka or kung ano man yung masitwasyon.
kamusta ang imong attitude sa pagpray sa aking God? After mo ipakita or ihamba kay God imong sitwasyon, ginadiktahan mo babala si God sa imong pagpangamuyo, as if nga do abinaton mas nakabalo pa ta kay God, mas nakabalo pa ta sang dapat nga obrahon kay God. Mapatid kabay pa nga sundon tani ang example kanay Mary ni Martha, ipakita na sa ilang nga faith sa kay God. Haga mo lang ni na experience lang nila or amo nila ang attitude sa pagpray or pagstoya kay Lord Jesus Christ, because naintindihan nila na si God mas maalam, mas nakabalo kay siya Diyos, mas nakabalo siya kung paano mag-deal sa imong solusyon nga best gid nga solusyon ang experience mo. That's why sa ila itugyan nila ang ina sitwasyon sa kay God. So kabusta kaya in case lang artist subong, and maybe yung ato nga normal nga attitude sa pag-pray sa kay God sa atong mga sitwasyon is kinadiktahan ito ng Diyos. Mga patid, may chance pa pwede ka repent mo sa kay God, mga kapatawad sa kay God sa buong time, and mag-asta sang bulig ni God sa atong kabuhi nga mag-humble sa mga self sa every time nga ma-pray sa kay God, every time nga mga mabot nga mga sitwasyon sa atong kabuhi nga kung ano man da worse man na or hindi man. Pero ask it somebody sa kay God nga ang attitude natin sa pagpamuyo is i-present ato nga case. Yes, i-present ato nga case. After sinang time, itugyan na kay God kung ano magid ang iyang kabuton. Dipindi na sa kay God. Mambatabi, Lord. Mulat sa tasyon. Pwede ka siguro makaayo. Kay God, Lord, basi pwede ang munibrahon mo. Pero, just like Lord Jesus Christ, let your will be done. Let your will be done. Amo ginagiyapon, mga patid, no? Submit tuo sa will ni God sa itong kabuhi. After all, kabalo man ta nga ang will ni God amugin ang best para sa aton, di ba? Amugin ang best kid para sa aton. Well, si umbra sa aton ang gusto nga ma-miss ta ang best nga solusyon ni God sa itong kabuhi. Kabay pa, mga kapatid, sundon ta ang attitude kanay Mary o kanay Martha. This time, na sila nag-submit kid sila, nag-tuugid sila sa will ni God sa ilang situation. Pag in heaven, kapasalamat yung small time sa privilege nga maka-study sa pulong. Very simple, very clear. And please help us sa mga attitude, Lord, sa pagpamuyo. I don't know kung kamusta, Lord, yung mga people subong when it comes ilang attitude sa pag-pray. But I pray, nga kabay pa, Lord, nga kami, in the process, mag-change, Lord, by your grace, sa amon, Lord, nga attitude sa pag-pray si mo. Bili kami, Lord, nga hindi ka naman kabigon nga amon nga servant lang o amon nga slogoon lang. Hindi, remind us always, ikaw amon Diyos. Ikaw, Lord, ang nagtugas ng tanan. Ikaw, Lord, ang save sa amon, even sa hell, sa eternity. So, help us nga makasaligid si imo, Lord, sa amon nga temporary nga kabuhi. At sa amon nga mga different nga mga situation sa kabuhi. Subong, please help us. Nga maging willing kami nga magtuo sa kung sino kayo nga Diyos. And magtuo ng mga will mong best. Abuligan mo kami nga imugid nga will ang amo, Lord, nga i-desire sa among kabuhi bisan pa sa sitwasyon na amon subong. Abuligan kami Ginoo palihog kay kung sa amon lang hindi namo ni kaya, nga tug kay Lord namo ning aspect sa amon nga Christian life si imo. Gina-glorify ka namo this time. This is our prayer in Jesus name. Amen. Sa amon lang mga kapatid, sa ning time and kabay pa nga naging blessing ni sa atong tanan. In case lang matsag mo maging blessing sa iban, feel free sa pag-share sa nga video, and see you next time sa next na mga episodes ng Heart to Heart Talk Plus. God bless you all and have a great rest of the week in the Lord.